sa mundong ito. Paminsan-minsan, may mga bagay talagang hindi patas. Hindi patas na husgan ka kagad ng mga tao bago nila malaman ang halaga mo. Si Roger Caron ay umabot ng 34 years sa paninilbihan sa kanyang tungkulin bilang isang police officer sa Woodcliff Lake Police Department bago magbitiw sa kanyang trabaho. At sa loob ng 34 years na experience na ito, ay marami siyang natutunan at isa na dito ang kakayahan niyang basahin ang iba't ibang ekspresyon ng mga tao na train silang mabuti sa iba't ibang klase na sitwasyon ng krimen. Matalas ang kanyang paningin. Biyasang biyasa siya sa profesyon na ito. May kakayahan din siyang ma-anticipate ang isang sitwasyon bago pa man ito mangyari. Kaya naman nung nag-apply siya bilang security guard sa isang paaralan ay agad siyang natanggap. Nung mga panahon na ito, karamihan sa mga American school ay mahigpit ang seguridad dahil sa lumalaganap na krimen noon ng mga panahon iyon. Kaya naman, isa ang Pascack Hills High School sa New York na nagpa siyang mag-hire ng mga ex-police officers para magtrabaho bilang full-time security personnel sa eskwelahan. Sa ginawang aksyon na ito ng pamunuan ng eskwelahan ay marami ang natuwa, ngunit madami din ang nag-aalangan. Marami ang nagsabi na kahit pa may mga security personnel sa loob ng eskwelahan, ay hindi pa din ito makokontrol ang paglaganap ng krimen or kung anumang sakuna ang maaaring mangyari sa loob ng paaralan. Sa dami ba naman daw kasi ng estudyante, ay hindi naman daw lahat mababantayan. Makakaramdam lang din daw ng takot at kaba ang mga estudyante dahil sa presensya ng mga nakapaligid na officers sa loob ng paaralan. Wala din daw tiwala ang ibang mga magulang sa isang security guard lang. At sa lahat ng kritisismo na ito, ay tahimik lamang ang ex-police officer na si Roger Caron. Naisip niyang isang araw ay mapapatunayan din niya sa mga magulang at mga estudyante na ito ang kanyang halaga at abilidad sa kanyang profesyon. Kaya naman sineryoso niya ang trabaho niya bilang isang tagapangalaga ng seguridad ng eskwelang ito. Bagamat kung titignan ay tahimik lamang siya, ngunit siya naman yung tipong mabilis lapitan at kausapin. At sa mga panahong nilalapitan siya ng mga estudyante, ay nananatiling matalas at patingin-tingin pa din sa paligid ang kanyang mapagmasid na mga mata. Hanggang sa isang araw, bagyang kinutuban si Roger noong mga oras na iyon. Pakiramdam niya ay ibang araw na iyon kumpara sa mga nagdaang mga araw. Katatapos lamang ng lunchtime noon, kaya noong mga oras na iyon ay busy sa hallway ang security guard. Madami kasi ang mga estudyanteng nagmamadaling makabalik agad sa kanya-kanyang classroom. Ito ang mga oras na talagang kailangan niyang maging mapagmasid. At habang sinusuyod isa-isa ang mga naglalakad na estudyante sa hallway upang maghanap ng mga kahinahinalang kilos, ay agad siyang kinabahan nang may nakita siyang estudyante sa di kalayuan na kahinahinala ang kilos. Nakasuot ito ng matingkad na kulay na dilaw na t-shirt. Hindi normal ang lakad nito at medyo pasuray-suray ito. At dahil napakaraming estudyante ng mga oras na iyon, ay walang nakakapansin sa ikinikilos nito. At kahit medyo malayo ito sa paningin niya, ay napansin niya ang namumutlang labi nito na medyo nakakaawa. At bago pa ito mawala sa kanyang paningin, dahil natakpan ito ng ilang estudyante, ay nakita pa niyang sumisenyas ito sa kanya na may itinuturo sa kanyang bibig. Dahil dito, agad siyang tumakbo papunta sa estudyante. Nang makalapit sa estudyante, nakita niya nakasandal na ito sa pader na parang mawawala na ng malay. Sumisinghap-singap na ito sa hangin at hindi na makapagsalita. Hirap na din itong huminga. Walang inaksayang sandali si Roger. Mula sa likod ay pinulupot niya ang kanyang kamay dito paikot sa ribcage nito at inangat ito agad. Dalawang beses niya itong ginawa hanggang sa mailabas nito ang pagkain na bumara sa lalamunan nito, dahilan para hindi ito makahinga. Ang mga estudyante sa hallway ay sobrang nasyak sa nasaksihan. Napakabilis kasi ng mga pangyayari. Nakita na lamang kasi nila na humahangos na tumakbo si Roger at pinapatabi ang mga estudyante. Napagalaman ni Roger na ito pala si Sarah Buzini, 18 years old at isa sa pinakamatalino sa eskwela na iyon. Nakita nila na unting-unting bumabalik sa normal ang paghinga nito, maging ang kulay sa labi nito matapos nitong umubo ng paulit-ulit nang may masmasan
ay dinala nila ito sa school clinic para matignan. Napag-alaman niya na si Sarah bago pa mangyari ang insidente. Habang nasa kantin, ay nagmamadaling bumalik sa kanyang classroom. Dali-dali nitong nilunok ang huling pagkain niya at ito ang malaking pagkakamali niya. Bumara ito sa lalamunan niya. At dahil dito, nahirapan siyang huminga. Kahit ang tubig na hawak-hawak niya ay hindi nakatulong para bumaba ang malaking french fries na nakabara sa lalamunan niya. Sinabi nito na para siyang sinasakal na unti-unting nawawala ng malay. Mabuti na lamang ay nakita siya ni Roger sa hallway, kaya mabilis itong nakagawa ng aksyon sa nangyari. Sabi naman ni Roger ay malayo pa lamang ay alam na niyang may hindi magandang nangyayari dito. Kaya naman nang makalapit siya dito ay alam na niya agad kung ano ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Ang tawag daw sa ganitong klase ng teknik ay Heimlich Maneuver. Isang American doctor si Henry Heimlich noong 1974 ang nakadiskubre ng teknik na ito. Ito daw ang pinakamabisang paraan para tuluyang mabuksan ang daluyan ng hangin ng isang taong nasa ganitong sitwasyon. Ngunit para sa American Red Cross, last option dapat ang teknik na ito. Abot-abot ang pasasalamat naman ni Sarah kay Roger sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Kung hindi dahil dito, marahil ay patay na siya. Sobrang napakalaki ng pasasalamat niya dito. Ang pangyaring ito ay nakarating kay Mike Gazzali, ang mayor sa lugar na iyon. Namang nga ito sa ginawa niya at bilang pasasalamat ay nag-alay siya ng isang Facebook post para dito na may caption na "Excellent job by Hero Special Law Enforcement Officer Roger Caron at Pascack Hills High School." Ang post na ito ay nag-viral at umani ng maraming likes at marami din ang nag-share. Marami ang nagpapasalamat kay Roger sa pagiging alerto nito sa panahon ng kagipitan. Isa daw itong tunay na bayani sa kanyang profesyon. Karapat dapat daw siyang tularan ng karamihan. Dahil dito, lalong tumaas daw ang tingin nila sa mga police officer. Sa kabilang banda naman, ay naging matalik na magkaibigan sila Sarah and Roger dahil sa pangyayaring iyon. Sinabi pa ni Sarah sa isang interview na pag-graduate nito ay gusto din itong maging isang pulis. Sobra kasi itong na-inspire dahil kay Roger. So ikaw kaibigan, ano ang iyong natutunan sa ating kwento? At kung ikaw si Roger, ano ang kaya mong gawin sa pagtulong sa kapwa at sa paanong paraan? Share mo naman sa amin ang inyong opinion dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At pa-click na rin po yung notification bell para pum-update ka sa mga susunod ka pang i-upload. Yo, once again, this is Jamix Official and I will see you on my next video. Goodbye!